Hi mga ka-reels, ang nakikita nyo ay ang tinatawag na pinakro. Ang pinakro ay sikat na merienda ng mga taga Bicol na gaya ko. Tara mga ka-reels, samahan nyo ako na lutuin ang pinakro. Una sa lahat, kailangan natin ng saba. At ang saba na gagamitin natin ay yung manibalang para hindi siya madurog. Tanggalin ang magkabilang dulo ng saba at hiwain sa gitna at unti-unti mo itong iangat. Napakaswabe niya. Hatiin sa apat ang saba. Huwag ka lang magsawang magbalat. Matatapos din yan. Tapos mabalatan at mahiwa ang lahat, ay ilagay ito sa isang malinis na kaldero, kawali o anumang lutuan na meron kayo. Huwag na kayong magpa-stress sa paghanap. Tapos ilagay ang pangalawang gata. Ayan, na-stress ako. Nakalimutan ko i-video ang paglalagay ng pangalawang gata. Tansyahin mo na rin lang mga ka-reels ang paglalagay ng asin. Depende naman yan sa iyong panlasa. Again, saktong apoy lang. Huwag naman bonggang-bonggang napakalakas. Baka masunog naman ito. Takpan mo muna mga ka-reels. Balikan natin mamaya. A few minutes later, kumukulo na siya. Siyempre, buksan natin. It's time na ilagay ang kakanggata. Sa mga nagtatanong, ay apat na katamtamang niyog lamang ito. Gaya na inyong nakikita, huwag na nating takpan mga ka-reels matapos ilagay ang kakanggata. Kasi baka lumabnaw, kaya ganyan na lang ang gawin ninyo. Hanggang sa maluto. Ayan na at hindi na mapigilan ang kanyang pagkulo. It's a sign na luto na ang kanyang kakanggata at luto na siya. Best serve ito with coffee mga ka-reels. Kaya tara, merienda na tayo. Yes! O diba, napakadali lang magluto ng pinako.